magandang gabi po sa inyong lahat. Andito na naman po ako para mag-share sa inyo ng isang napakasarap at espesyal na recipe. Ito po ay tinatawag nilang Chosun Poms or Apple Plop na talaga naman pong napakasarap. Hindi lang po ito pampamilya kundi pang negosyo pa na ating magagamit. Kaya po samahan niyo po ako hanggang matapos ang ating video. Pero bago po yon, isa pong pakiusap, kung kayo po ay bago dito sa aking channel, please don't forget to subscribe. Pakiclick na po yung bell, yung all na po, para po lagi kayong updated and notified sa mga bagong video uploads ko. Pakilike and share na rin po ng mga video. At huwag niyo pong kalilimutang mag-iwan ng comment. Baka po meron kayong request or suggestion, nandyan po ang comment section. Ito na po yung unang set ng ating ingredients. Nandito po yung butter, 190 grams. Yung ating cake flour at saka bread flour, magkasama na po dito. At tagpo 40 grams po sila. Food processor po para po madali natin matapos. Ilalagay lang po at imimix lang, tapos na po. Pero ngayon po, hindi ko po ito gagamitin. Ipapakita ko po sa inyo yung mano-mano ng paghalo nito dito lang po. Wala rin po akong yung ginagamit talaga ng yung pastry cutter. Wala po ako nun. Ito lang po yung gagamitin ko ngayon. Card lang po. Mano-mano. Ngayon dito lang po, pagkasamahin lang po natin itong butter at saka itong ating flour. Sa umpisa po, yung card po ang gamitin natin, pero pag na-form na po in a dough, pwede na po tayong magpalit ng rubber spatula para po mas mahalo natin. At pag okay na po, i-transfer na po natin sa plastic wrap, balutin po natin ng plastic wrap at i-chill po muna natin ito. Ito na po yung second set ng ating ingredients. Nandito na po yung cake flour at saka bread flour, at na 90 grams po siya. Butter natin. Melted butter lang po, huwag niyong susunugin. I-melt lang po natin. Melted butter 60 grams. Water natin 75 grams. At yung asin natin po 5 grams. Kung maaari yung ganitong asin po yung gamitin nyo. Kasi mas masarap po siyang gamitin sa mga pastries at saka mga tart na ginagawa natin. So ito po yung asin na gagamitin natin, 5 grams po. Ganito po yung itsura niya. Talagang ano siya. Natitira pa po siya, hindi siya natutunaw talaga. Kaya pagka kumakinain natin yung mga niluluto natin, mayroong konting alat na naiiwan. Kaya masarap po. So ito po, sama na po natin ito dito sa ating ingredients. Haluin na po natin yung second set natin ng ating ingredients. Tapos ilagay na rin po natin ang ating yung melted butter natin. Sama na rin po natin. Ito po yung pinakakalaman natin sa loob, yung ilalagay natin sa unang ingredients natin. Haluin po natin. Pag nahalo na po natin, pwede na po natin ilagay sa plastic wrap at babalutin po natin ito para po i-chill din natin ito sa refrigerator ng 12 hours. Kung maaari po, kung wala na po talaga kayong time at nagmamadali kayo, 2 hours po ang gawin ninyo. Ito na po yung after 12 hours, talaga pong matigas na yung ating dough. Kailangan po kasi talaga matigas yung ating dough para po malamig na malamig at hindi po tayo mahihirapang mag-roll dito. Pagka po kulang yung lamig ng ating dough, mahihirapan po tayo mag-roll. Pag okay na po, pwede na po nating ilagay ang ating dough number 2. Alaga na lang po sa paglagay ng ating flour para po huwag dumidikit dahil talaga pong madikit ito. At i-roll po uli natin at i-chill po uli natin ito ng 1 or 2 hours. After 2 hours, ito na po uli. I-roll po uli natin ito, stretch po natin at bago po natin ipo-fold, pagka-fold po natin ay babalik po uli natin ito sa refrigerator. Pabalik-balik lang po ito. Talaga pong tiyaga lang po ang gagawin natin dito dahil po talagang ito po ang kailangan ng ating sheets. Paulit-ulit lang po natin itong gagawin. Para po mas masundan nyo ng maayos, makita nyo ng maganda yung ating pie sheets making, meron po tayong video upload nun. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para po ma-follow nyo ng maayos yung paggawa ng ating sheets. Ngayon po, ito na po yung last natin na i-roll ito.
Pag niroll po natin ito, super lapad na po yung gagawin natin dito dahil magka-cut po tayo dito ng 12 pieces. Kung mapapalapad nyo po ng 30 by 40, yun po yung gawin natin para po makakuha tayo ng 12 pieces dito. Maging sa pangbahay o pang business po, itong ating pie po pwede po nating i-frozen ito. Pag kailangan na natin at gusto na nating kumain, pwede po nating ilabas. Kung meron kayong order na biglaan, meron na kayong agad na pie sheets na makukuha sa inyong freezer. Pag okay na po, mag-cut na po tayo, kuha po tayo ng 12 pieces dito. Kung sakasakali, pie sheets lang muna yung gusto nyong itry gawin, po pwede nyo po itong i-freezer. Sa bawat cut nyo po, lagyan nyo po sa pagitan ng plastic wrap para po wag magdikit-dikit. At sa susunod na gagamitin natin, madali na po natin silang mapag-iwahiwalay. Ganito lang po yung gawin natin at ilagay natin sa Ziploc bag at i-frozen natin anytime meron na po tayong pie na magagamit. At ngayon po, ito po dahil gagamitin natin agad, ilagay na po muna natin sa refrigerator ito. I-chill po muna uli natin ng 2 hours bago po natin gagamitin. At habang ginagawa natin ito, yung natira natin, ilagay muna natin sa refrigerator para wag pong matunaw yung butter. Stretch lang po natin ng konti at si-shape po natin ito. Gamit ang cutter, putulin po natin ito ng ganitong shape. At pagkatapos po nito, lagyan po natin ng egg wash yung paligid nito para po sa paglalagay na natin ng filling. Ngayon po, lalagyan na po natin ng filling. Ito po yung filling na share ko na rin po ito dito sa inyo. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para po magawa nyo rin po yung ating filling na gagamitin ngayon. Huwag nyo pong masyadong dadamihan dahil mahihirapan po tayong magsara. Fold down po natin ito at pagka-fold po, ipe-press po natin yung mga corners para po wag bumuka ng masyado. Pagkatapos po, ilagay na po natin sa baking pan na gagamitin natin para dito na po natin lalagyan ng egg wash uli yung buo. Pagkalagay po natin ng egg wash, gamit po ang matalim na knife, pwede po tayo maglagay ng design na katulad ng ginagawa ko. Huwag po nating masyadong ibabaon kasi po magkakabutas-butas at lalabas po yung syrup ng ating mga filling. At pagkatapos po, pwede na po natin itong i-bake sa preheated oven na 230 degree ng 20 minutes. Pagka-bake po, ilalabas lang po muna uli natin at lalagyan po natin ng powdered sugar yung ibabaw, sprinkled po natin at ibabalik po uli natin ito sa oven na 230 degree ng 5 minutes. At ito na po ang ating bake product, ang ating Chausson Pommes or Apple Fluff. Alisin na po natin sa ating baking pan at palamigin po natin sa cooler rack na katulad nito.
Narinig niyo po ang gutong ng ating pie. At bago ko po maubos itong lahat, magpapaalam na po ako. Hanggang dito na lang po. Sana po nagustuhan niyo ang aking shinare sa inyo. At sana rin po matry niyo po at nang maibigan niyo ang lasa ng ating Chosun Poms na talaga naman pong napakasarap at napakalutong. Hanggang sa susunod ko pong video upload, magkita-kita po ulit tayo. Sa mga nanonood ng premiere, maraming salamat po. Paalam na po. Bye-bye!